Ayun, nagbabalik kami at this is game number 2 ng Navi versus Espada, pero parang dan parang replay lang to nung kanina. Kaso binanana ng Navi ano, Terrorblade and PL dito. Natakot na sa Terrorblade and PL, pero PL habang dito naman sa side ng Espada, tinanggal nila yung Templar Assassin. Nabawag eh! Nabawag sa mid si Nyx. Pero tingnan natin, Ogre Magi, Phoenix, nasecure ng Espada, habang Navi naman, Tiny and Ursay. Dalawang support yung Espada, tapos ano, dalawang core agad dito sa Navi. Talaga Navi, palaban no, labasan talaga ng bangis. Pero pabati po kay Gibang Nietincha, sabi ni Nashi, hello. Gibang Nietincha, parang may something dun ah. Pero okay, sana si Choppy Mid, free agent naman siya, wala, ito yung sinecure ng... Yung Espada dito, pwede silang mag-Beno ah. Against doon sa ano, Ursa and Tiny. Pang kahit ng sa Tiny. Sigurado pag naabutan, siguro ano naman eh, pag Beno, pag nabigay niya naman yung poison na uban niya, tapos na yung trabaho niya, plus combohan mo pa ng egg. Sigurado hindi makakalapit at makakausad itong side ng Navi. Ember ulit. Pero tingnan natin. Ember nga ba ulit, pero Espada. Luna. Mukhang change of pacing tayo dito ha. May maganda silang pang-pigil dito sa Ursa, lalo na mapo-force pa rin. Siyempre, BKB na kailangan dito ni paring Ursa. Ano pa, bati kay Team Dob DD ng Cavite. San sa Cavite? Oweo. Again, sa mga gustong sumubaybay sa akin dyan at sumuporta, punta kayo sa Orbs Effect Facebook. And sumali na rin kayo sa community namin. Orbs Bano Nation, pero hindi kayo bano. Pero mga bano, magparami pa tayo. At ito pinaka-ano, bagong member ng bano. Bagong member ng immortal na bano to, malakas. Ito pinaka-malakas sa atin. Dasma pala, Oweo. Ayan, pinaka-malakas sa mga bano na immortal. Pero ito, third pick ng Navi. Sino kaya? Wala pa silang ano dito sa side na Navi. Wala pa silang team fight control. Single target pa lang yung pwede nilang i-burst dito sa side na Navi. May physical burst na sila. Maganda na yung Ursa eh. Tapos may Tiny pa. Pero ito naman third pick. Nintay natin kailangan. At tingin ko kailangan pa nila ng ano eh. Ng crowd pwede, dito. Pwede sa side na Navi maganda sila. Mag-Rubik. Maganda yung makakuha niya dito ng ano, mga skill. Pero may Supernova, yung Sunray, yung Eclipse. Eclipse pala. Pero ito naman, Winter Wyvern. Ito, magandang pang team fight control nga. Sinecure ng Navi for their third pick. May sustain ka na, may pangpigil ka pa na aggression ng Espada. Lalo lang pag nahuli, Winter's Curse. Kailangan nila mag-ingat sa Winter's Curse. Kung kabila, init. Kailangan mo ingatan yung init ng egg. Nang egg neto ni Phoenix. Sabang dito naman sa Navi, yung lamig ng dragon. Winter Wyvern. Ayan. Navi Enigma offlane. Incoming. Tingnan natin kung incoming. Pwede yung Enigma offlane dito. Offlane Enigma. Tapos may pang-control. Tapos may kakamot pa sa'yo dun. Abang nasa loob ka ng black hole, pwede siyang makakamot dito. Pero Espada naman. Going for the fourth pick. Sino kaya? May open-handed na dito. Pinakita na ng Espada. They went for the Luna. Yun nga lang, kailangan nila bantayan talaga yung Luna dito. Ano masasabi mo sa draft, parang dan? Sa Espada, pwede sila maganda dito ah. Kahit hindi na masyadong sa meta, Odie. Mabarasan ito. Centaur, ayan. May pang-disengage din dito yung side ng Espada. Pwedeng ano dito, yung Odie mid against sa Tiny Ursa. Pwede na tapos. Mo? Grabe naman yung ano, grabe prediction. Grabe naman, Predict Lords. Tumataba na nga ako. Umipilot na yung mukha ko. Kailangan ko na mag-gym. Kailangan ko na ibalik yung muscles ko. Pero... Uy! Wag mo ilabas yung chunk ko! Kaya nga may drop, di ba? Kaya nga may drop! Pangarang yan! Ganda-ganda na pwesto ko eh. Nilabas mo eh. Nagkamali. People make mistakes. Pero ito, Enigma. Ito na yung teamfight na hinahanap na. Winter Wyvern plus the Enigma. May hyper carry na sila. Ursa. Pwede nilang ilagay sa mid din tong Ursa eh. Pero tingnan natin kung saan nila itatapat yun. Pero ito, antayin natin yung last ban ng Navi. We lost. Lalabas mo ba naman yun dyan? Kaya nga may pangharang na drop eh. Kaya nga ganyan yung pwesto namin para hindi makakita. Pero tingnan natin ano ang susunod. Yung buhok ko, kailangan ko na rin magpahaba ulit ng buhok. Magpapaka-emo na ulit ako. Imong bano. Buntis ka lang. Buntis. Kabuhan. Kabuhanan ko na ata na yun. Buntis. Pero ito naman, Navi. Uy, Alchemist. Ito masakit. Wala pa silang pang-burst ng Alchemist. Napaka. Pwede talaga dito, Odie ah. Ano may ita ako sa Espada. Tapatan pwedeng, nila yung Alchemist. Pwedeng Odie dito.
Kasi kung magti-timber ka against Alchemist, may ursa tsaka, may ursa nga ngayon sa'yo eh. Kakamuting ka nang wala sa oras ng ursa eh. Tingnan natin, who will the espada? Sino? Pwede pwede rin. Tingnan natin, what will espada pick? Pero sa tingin ko sa espada, Nyx? Kawawa sa mid ganina si Nyx eh. Nangulelat si paring Nyx sa mid ganina. Pag nagpahaba ka ng buhok, Mio na lang kulang. Hindi. Huwag na natin ibalik. Nawawala na ako ng Lego. Ano? Ayan. So, Monkey King. MK. Pang tapat sa ursa. Kamutan talaga to the max. Pag kinamot ka, batunan pero mo. Pero okay din last pick to. Against dun sa, ano, sa Alchemist. So, and kaya naman may pagnangalan ng MK sa, ano, eh, sa tayo ni Cha Urse. Ayan. So, kompleto na yung ating drops. Monkey King. For the last pick na Monkey King mid. Monkey King mid. Dyan. So may pagtapatan dito kay paring Alchemist. So kompleto na ating draft. We will let ourselves into the game. Game number 2. Best of 3. Magsisimula na. Tingnan natin kung makakabalik pa. Abugbuga Alke. Aiyak Anabi. Abalik abasura. Joke lang. Joke lang. Grabe yung basher ng Navi. Dati support ang todo sa Dendi. Ngayon, basher na lang Navi. Ay, ay, ay. Si Owa ba? Pumayat katabi mo si Owa yan. Nung pumayat. Si Owa. Ikaw na pala si Owa ngayon eh. Ano, ayan. Ito na yung mga drops natin. And game number 2 will start any minute now. So, ako nga pala si Orbs. Together with paring Dan and we will be your caster for this last series ngayong gabi. At ngayong gabi, magkakaalaman kung Navi is back or Navi is back into the drawing board without Dendi. Etong gusto ko mag-ano eh. Maski hater na, ay maski hindi naman ako hater ng Navi, maski ayaw ko na sa Navi ngayon. Gusto ko makitang manalo sila. Syempre, sinuportahan ko naman yung Navi dati, manalo matalo Navi. Mawalan ng pang-bet Navi pa rin. Tapos well, hindi na ako nagbe-bet Navi pa rin, pero ngayon gusto ko naman silang manalo maski papaano pa rin. Pero sa drops mo, tingin mo sinong mas ahit sa kanila? Sa leaning phase. Sa leaning phase, medyo ahit tong ano, Navi. Navi. Kasi mala sa laning phase yung Enigma yan eh, Urse. Mabubuli, lalo na yung... Yung Alchemist, hindi na masyado mala sa laning phase yan, pero yung Enigma yung Urse, napalakas niyan. Ayun, so tingnan natin, Espada versus Navi, game number 2. At masisimula na sa mga bagong dating dyan, welcome sa stream eh. And this is Wombo X Combo, powered by Dubmen Plus Care. Gagayahin ko ngayon commercial ni ano ni Ramses. Lalagay akong deodorant. Lalagay akong deodorant sa kilikili tapos lalabas ko Dubmen has you covered. Pero ito, pakilala natin yung mga pangalan ng mga players natin. Paring Lars, ayan Espada Misha, BZZ on the Centaur, Nyx naman on the Monkey King, Espada ILTW at si Immersion on the Phoenix. Sa side naman ng Navi, we have Sunecon, Winter Wyvern, Crystallize on Ursa, Blizzy on Enigma, Chuvash on Tiny and Magical on Alchemist. Ba't di mo mahanap yung community? Gawin mo na lang Urbs Bano. Urbs Bano Nation. O kaya like mo na lang yung page ko tapos i-add na lang kita sa Urbs Bano. Ayun. Urbs Effect. Silipin nyo sa Facebook. Urbs Effect. Mahanap nyo agad yan. Sa Facebook. And here comes the supportal combat system. Pero mukhang offlane. Mukhang nakita naman nila dito si paring Espada. Abang eto naman si Misha. Mabibigyan ba ILTW? Simula pa lang ang gulo. Pero nandito na ang init at lamig. Sala sa init. Sala sa lamig. Pero mukhang atras dito. Uy! Pero denied ni paring Immersion. Napakatapang naman. Napakatapang ng itlog. Yung ano manok doon. Yung manok na iwan. Pero mga oy, si Monkey King pala yan. Nagulat. Nagulat si paring GG Bet. Di tayo nakatingin sa mapa. Napuno. Naipit si paring Enigma at First Blood will go sure, to the side of the Espada. Movement speed yun eh. Yun yung ginagawa ng ano eh. Ng mga nagmamonkey king. Oo, pero yung mga... Nagdi-disguise na manok para mabilis yung movement speed. Lalo na yung mga napapanood ko, SF versus Monkey King. Alam mo yung mag-ship ka muna ng courier. Tapos pagkalapit mo, pupukulin mo na lang yung SF eh. Tatlong hit mo lang, punit ka agad yung... Wala naman pang disengage yung SF eh. Pwede makarecover yung Monkey King doon, lalo na yung Jingo Mastering nga niya. Ito, tingnan natin. Ayan, ba't di kumahanap? Hanapin natin mamaya. Sabay-sabay tayong maghanap at sabay-sabay din tayong maging bano. Pero ito naman sa may mid lane, si Nyx against Adia. Pero may ano, tiny grab. Ayun! Nagalit! Isang hampas lang yung manok. Na
nahampas yung manok, naging chicken joy na, pero dito sa may mid lane, it's a magical against Nyx. Pero tingnan natin kung babawi, mukhang babawi dito si paring Nyx. Oo. Lamang na lamang siya sa matchup niya, kasi melee lang makatapat niya. Jingo ng lagim, nailabas na ni paring Nyx. At itong si Magical, kailangan niya pa mag-level 6 pero inikutan lang agad ni Trozo Negro dito sa may mid lane. At si Chu naman na try. Tinatatlo siya dito ah. Tinatatlo, napakasakit niyan. Huwag mo tatlohin yung unggoy, sabi dito ng espada. Di, alam kasi ng nabi dito na no, kailangan mabigyan nila ng good start tong Alchemist para makapag-radiance agad. Pero ito hindi good start yung buhay dito ni paring Blizzy. Blizzy na Blizzy dito sa may bottom lane. Ogre lang, lakas mambuli pa naman sa lane ng ng Ogre. Hello again sa mga bagong dating. Welcome, welcome. At andito pa rin si Suneko para magbantay. Pero si Nyx naman hindi magpapatinag. Ayun, nag-vape. Nag-vape na si paring Suneko. Pero mukhang binigyan niya ng libreng Jingo Mastery itong si paring Nyx dito sa may mid lane. Ursa, Crystallize. Uy, probably dito si Crystallize mga Pero dinadive na nga nila. At eto naman. Ayan! Ayan! Pinace na ni Wombo Combo. Orbs, Bano Nation. Go! Go! At magparami tayo. Parami tayong mga Bano. Magsasama-sama tayo. Pero as one, syempre. Pag nagsama-sama tayong Bano, malakas tayo lahat. Pero bottom lane, naku, may action na gaganap. I love to win! I love to die! At eto na nga, boom. Luna, makukuha ng Navi. Yung dalawa support dito ng Navi, gumagana, hindi sila nag-i-stay sa isang lane. No, ang roaming aggression nga para sa side ng Navi and BZZ. Mukhang ayaw niya magpakamot kay Ursa. Pero dito sa may mid lane, nauungoy dito si paring Magical. Pero makaka-recover naman niya, meron na mga trivial screen dyan. Pwede niyang igubat muna kung nalulugi siya dito sa mid. It's 1-1 ang score, 2 minutes in and nakakalipas na. Pero Navi, continuing the aggression. Maganda yung ginagawa ng Navi ngayon. Iniikutan nila yung lane, talagang binabantayan nila at mukhang pinaprioritize nila yung laning ngayon. We will see. We will see what Navi will do. We will see if Navi is back to game number 3 or Navi is out. Hindi, pag Navi naman, mapupunta sila sa lower bracket. Lower bracket naman yung kung matalo Navi dito, they will go to the lower bracket. Walang problema, may chance pa silang bumawi. Pero itong espada, makakasecure ng next round. Ganda-ganda ng tiny din. Hinila niya yung neutral groups para hindi makapag-pull itong Ogre. Ayan, patingin daw ng last hits, paring, paring Robby. Ayan, yun. So, lamang sa last hits natin, Monkey King and Centaur War Runner. Pero dito naman, BZZ. Ang mapapasarap buhay niya habang dito sa may mid lane. Yung Alchemist na gano'n, na first na mag-jungle na lang. Pero maganda dito, makakakuha ng XP. Pero ang ganda na ginagawa niya pag jungle niya, dalawang cups yung pa-farm niya. Sabay safe pa, dito na siya sa gilid. Eh, no? Dadaan-daan lang sa gilid. Habang Alchemist nagpapayama na Navi will try to secure yung farm ng Alke. Meanwhile, nilipat nga nila sa mid lane yung Winter Wyvern para tapatan yung Monkey King. Abang ito naman na si Chu. Nagkarutan sila ng dalawad. Nagkarutan ng Ogre, pero hindi siya nahahamon. Lading mana si paring Ogre. Pero dito naman, si BZZ gusto lumaban, pero there goes the stomp. Nandun yung Phoenix with the Fire Spirits onto Crystallize. Crystallize gusto lumaban, pero nadaanan ng Icarus Dive. At mukhang Crystallize nasa delikado dito. Mapapatay ba ng espada? Pero tuloy-tuloy pagsunog dito kay Crystallize. Pero Crystallize makakatakbo lang. Pero yun, may nangingitlog. May narinig ang nangingitlog. Pero dapat ang gawin dito ng Navi, contest nila lahat ng bounties para mapag-farm ng makakuha ng regions agad ng maaga tong Alchemist. Alchemist, mapapasarap yung buhay ng magawa ng Navi yun. Pero ito, yan pina-prioritize nila yung bounty. Uy, may mission naman, may nice patan. Nabigyan ng Ignite, paring Blizzy. Pero nandito sa may likod, itong si Chu going for the support kill. Pero nandun yung Luna with the Eclipse or the Lucent Beam, I mean. So, okay na rin nangyari sa Nabi. Dalawang bounties na nakuha nila. So, malaking tulong na sa Alchemist. Mukhang Suneko naman, ayun. Sala sa init, sala sa lamig. Pero may Boundless Strike na kasama! At Winter Wyvern kalungkutan na Boundless for the win. Etong si Nyx on the mid lane at mukhang it's time for the Monkey King para bulihin out of lane itong mga lineup ng Navi.
Meanwhile, yung ano, Alchemist hindi pa na level 6 dito. Alchemist, makaka-recover na yun, Alchemist. Mm. 36 last hit, sana naiwan sa gubat, naiwan sa kusina. At amukan nalamangan niya rin dito si Monkey King, si MK or si Nyx. Yan, much aggressive build dito si paring na Echo Saber. Echo Saber. Di na kasi uso ngayon sa ano, sa Monkey King yung naka-Fury. Naka-Fury. Kung ano, kung nag-i-aim ka ng late game farm, pwede. Pwede, pwede. At kung wala ka naman, hindi naman, yung Alchemist lang naman sasabayan niya ng farm dito eh. Pero kung mapipick off mo naman na maaga, all goods na para dito kay MK. Uy, top lane. Oh, bottom lane. Magkabilang gulo. Na-sandwich dito si Majay. Pero there goes the Luna. Oh, na-toss out palabas. ILTW. Lalaban pa ba? There goes the Icarus dive. Here comes the Monkey King. Going for the kill. Sunego will be taken out. At mukhang lalaban pa. Espada wants to fight more. Pero Nabi, mapapa-atras na lang mga sir. Ganda na sana ng gagawin ng ginawa ng tiny. Tinos niya yung, ano, yung Luna papunta sa Enigma pero still nabuhay itong ano, Luna. Oh, yun. Shoutouts pala kaya. Paring J- Boss JM! Power. Power. Follow niyo pala si Herbs. Ayan. Sali na lang kayo sa group niya, Urbano. Ayan, Urbano. Lahat ng Urbano. Magparami tayo. Basta may Arcana giveaway tayo next month. Abangan nyo. Pero to, uy. Uy. Gusto mo i-contest ng ano to, ng espada. Walang ganun. Fair tayo, fair, pero espada. Going for another kill sa side ng Nabi at Nabi. Oo. Nabi bigyan. Nabi is back. Nabi is back. Guys, may balita tayo. Nabi is back. Sa panahon ng hapon. At network nga tayo. Network nga tayo, parang ano, parang network. Ayan, network. At magical. Pero si magical nasa taas ng network natin ngayon. Ito maganda. Para sa ito yung tanging, ito yung winning, ito yung magandang winning condition ng Navi. Kung maka-farm si Alke, makakuha siya ng Radiance timing niya, pwedeng-pwede bumawi itong Navi. Kumbaga, sa mid game, magiging ano lang ito eh, Monkey King vs. Alchemist eh. Ayun na lang yun, doon na magkakaalaman, doon na magkakaharapan. Meron din sa may mid lane. Ito, pa-level, level 3 pala si Suneko. Pwede-pwede siya pitasin dito ni MK Lords ni Nyx. Pero Nyx naman, continuing the farm, malapit na yung kanyang Echo Pareto, Saber. Pareto, nakakuha ng ano. Ayan, si Chu. Mukhang gagawa sila ng play dito sa mid. Chu? Chu-chu-chu. Chu-chu-chu. Chu-chu-chu talaga. Chu-chu mo. Chu-chu. Ayan na. Here comes the Tiny. Steadying on the mid lane. Chu with the Invis rune. Toss in onto the Winter Wyvern. Nasa ng backup. Boundless strike to Mama. Nandun yung Flame Spirit. Parang pa. Nabigyan pa ng Stampede at disengage for the side of his pata. Nasayang yung rotation dito ng Nabi. Parang lalo na yung rotation ng Ursa dito. Kasi hindi naman siya makakapag-lay dito sa mid eh. Gagawin niya. Pupunta ulit siya sa top para makapag-farm. Lakad talaga. Lakad na. Lakad matatag sa top. At 4-1 ang score. At 8 minutes, and mukhang Nabi, niisip ko kung paano kayo babawi dito. Kung ako nagbe-bet, kinakabahan na ako at pinagpapawisan na ako sa Nabi. Pinagpapawisan ka na rin. It's over. Nako, it's over. Pero Nabi, si Bak na ba? Itong game number 2 natin, secure na ba to ng Nabi? Pero 4-11, Monkey King wants to fight Nyx. Scouting out the rest of Navi. And Navi all group up din sa may bottom lane. Pero meron silang ulti dito paring dan. Pwedeng pumalag doon ang espada. Ano. Mas na makapatay sila ng heroes dito. Pwede na makonvert into ano, objective. Ayan. So 4-1. At medyo, kanina medyo mainit yung laning phase natin. No? Palitan ng kills. Ngayon naging passive yung laruan nating CIS team, lalo na itong Alchemist, kailangan nga siya mabigyan ng space para mapagpag. Pati yung Luna, kailangan ng space muna kasi medyo ano, medyo nahirapan siya mapagpag. Kasi nadedenyan siya ng creeps dito ng Enigma. Pero yun, si Centaur ay pag-contest, successful yung pagkuha niya doon at tatlo yung nakakuha dito. Apat. Apat ba? Tatlo yung nakakuha nilang bounty roll. Pero yung stun. Nalasing pa yung Alke. Eto naman sa may mid lane. Back to the mid lane. Back to the drawing board para dito kay Chu. Ay. Chu. Sabi dito ni pareng Nyx Chu. Wala kang level. Wala kang ano yan? Sa mga nanonood, si Private Dan, pag-stream natin, gusto niyo
iba makita, yung mga galawang immortal. Ayan. Ayan. Again, yung mga immortal natin dito ha, si BYB, si Private Dan. Kung pag i-streamin ba si Private Dan, manonood kayo. Ayan tanong. Pero dito sa may top lane, bottom lane, panoorin din natin pagkabiya ng Nabi. Pero Black Hole, tumama sa dalawa. Luna will be taken out. Here comes the rest of Nabi. Comeback is real na ba to? Misha naman. Misha Pantasha dito na sa may gubat. Pero hindi makakatakas. Grabe yung itim na ano dun. Itim na butas. Black Hole. Black Hole. So, 5-3. Tagalog. Pinoy tayo. Oh, tinagalog lang namin yung Black Hole. Mahalin natin yung sarili nating lingwahe. Pinoy. Pinoy na Pinoy. Pero Black Hole, nakakomit nila doon. Pero sulit, nakakuha nila doon eh. Pero yung ano, center dito, dagger na yan. Kailangan nila gumawa ng play para mabigyan ng space ng Luna. Pero support lang ata ang mga pipitas nila. Umabot yung Boundless. There goes the stomp. Here comes the Primal Spring. At Nyx dominating na. Unlike nung performance niya kaninang game number 1. Sobrang hirap na hirap siya. Pero ngayon nagbabawi siya. Kasi Alchemist naman yung kalay niya kanina, so parang kaya naman ng MK yun. Ang problema lang dito, napapabayaan ni Alke, hindi nila napapatay. Ayan, pag napabayaan sa kusina, ganyan talaga mangyayari. Parang ako, napabayaan. At kailangan ko na mag-exercise. May na-high blood na ako nung isang araw. Na-high blood na ako. Seryoso? Nailo na ako, hindi na. Gusto ko pa kumain ng ano, ng pork, ano ba yun? Pork belly. Para to. Ito. Oh. Ito mo may mahihilo din. High blood din talaga kayo pag namatay pa tong support nyo. Pero itong Monkey King and the Primal Spring out lang. Hindi niya mahinabol dito si paring Tiny. Meanwhile, yung ano. Uy, nakita yung ano dito. May nagtipid dito sa top. So, nag-back muna itong ano. Espada. Ayun, dininay lang. May paring crystallize yung tier 1 na top tower. Kailangan muna talaga ng ano dito ng... ni ITW na mag-farm muna. Ayan yan yung ano, center end ng ano, MK na gawa ng space para sa kanya. So 6-3 ang score. At kailangan may isang support na nag-stock para sa kanya. At 6-3. At least yung, ano, yung ogre, kahit yung ogre man lang mag-stock mga ancient. Para makatulungan yung makarecover itong Luna. Naalala ko yung nakatulog in-game. Ay, hindi ako natulog noon. Tinitesting ko kung masarap yung sandalan. Ha? Tinitesting ko kung masarap. Dako, yung unggoy. Masarap din dito. Yung pasok ng unggoy. At nabigyan ng boundless strike sa mukha. Itong si Chu. Chu-chu. Chu-chu-chu. Jericho, chu-chu-chu. Wait lang, escape ko lang yung ano. Yung ops. Ops? Roshan. Ramdaman ni Misha to? Naramdaman niya. Ramdam nga! Na-stun pa! Pero naabutan niya si Pari Crystallize! Nabas pa! Pero kakampi ni Roshan! 6v5! Yung labanan! Naiwan si Crystallize na! Bigay nga nila yung Winter's Curse! Pero Suneko will fall onto the hands of Monkey King! Next, wants to go for more! Paring Dan, anong nangyari doon? Umali yung Ursan! Na ano, nabas pa siya, hindi niya nahabal yung Ogre Majo eh. Ang malas niya eh, no? Lahat ng kamalasan, binato na sa'yo eh. Dire-diretso na dun eh. Sabay na-stun pa yun, nakatakas yung Ogre. At mukhang Nabi on the back foot. Pero meron silang Alchemist with the 14 or ilang minutes nang nakakuha tong Radiance na lineup. Kagandaan dito, ang kaganda, ang disadvantage lang dito sa lineup ng Espada. Medyo mabagal sila to make ng Ares. Pero, unlike nung ano, sa side ng Nabi. Pero lamang na, nung game number 1, lamang na lamang yung Nabi. Pero ang nangyari nga doon, yung Ursa nag-pull up na rin. Tapos napaganda pa yung Terror Blade, nabigyan ng magandang space. Pero okay naman yung ano, yung matchup ng MK versus Ursa, tsaka ano, Luna versus, tag dito, MK versus Ursa, tapos Luna versus Ursa. Medyo okay naman yung matchup na yun. Papabor naman yung ano din Ursa kahit pa paano. Meron ito, pabor din yung kabilang kakampi, no? Pabor din at mukhang nabigyan ng space dito si paring Blazy para makatakas. Patay na, nakapakomit pa ng Wukong's Command itong si Monkey King. Pero yun, denied! Dalawang itlog! Ayan, nagsunugan, nagpainitan, naglamigan, pero cold na daw. Maabot niya ba? Medyo cold na daw si Sunigo. Ayun! Pero umabot! Pero umabot, pareho sila nga nagkabigayan. Sala sa init, sala sa... Medyo cold. Pinagtataka ko kung dito kay Crystallize, nagano ba siya? Nag-enrage pa siya, hindi mo, wala namang mangyayari niya sa, ano, sa itlog ni Phoenix. Itlog ni Phoenix pag hindi niya kinama. Oo. ay, 9-4 na. Pero sala sa lamig sa dalawang support.
will be taken out by the Navi. Abang isa naman din yung nakuha dito ng espada. So, good evening sa mga bagong dating. Welcome na to a Star, Dream League Season 10. It's the CIS naman. CIS semis to. Yung loser. Nako! Luna. Lower bracket. Luna. Ispatan. Here comes the Wyvern. Nako, patay ka na. Meron nga panghuli at stun lockdown will be the call para sa side ng Navi. And ano, ma-convert pa nila Tato into Roshan. Pero yan na naman. Replay nung kanina, si Vision nakabang. Pero yun nga lang, may hasted tiny. At nababash pa. Ito si Paring Ursa. Ayun, kamping-kambi sa side ng espada. Icarus dive to scout out the pit. Black hole. Maibigay ba? Ang gandang stun naman coming from Nyx. The two will collect. Black hole may be canceled. Kinanceled ni Paring Blissey. Pero ito, tatry nila kung si Monkey King. Monkey King is out. Nyx to fall. And mukhang espada has to disengage. Pero ang laking commitment para sa black hole. Oh, parang ano lang ata yun, 0.5 milliseconds na black hole eh. Sayang. Ano nga rin dun? Siguro nilakad. Nag-hesitate siya siguro. Pero dapat din binito yung black hole niya din, mamamatay na kahit papaling yung MK. Mukhang pinokus pa yun nga nila. Namatay pa yung Centaur. Pero itong crystallize na huli nga dito si Centaur at mukhang Navi will fight back. Nangingitlog na lang yung Phoenix na. Phoenix naman. Walang inuurungan. Walang tinatantanan. Handang ibigay ang lahat. Makakuha lang ang Roshan para dito kay Phoenix. Pero grabe naman yung rhyming doon. Pang-flip-top yun ah. Pang-flip-top yun mga balo. Pero ito 9-7. Yung Roshan talaga pinaglalabanan nila dito. I mean, ayaw ibigay din ng espada dito kasi ayaw nilang tumaba itong Ursa and Alchemist. Eh. Kasi once na makakuha ng edges ng Navi, continue lang yung pag-snowball ng lineup ng Navi dito. 9.7, 6K net worth. Mostly yung net worth ng Navi nanggagaling sa Alke. Kung walang Alchemist, mas malamang nasa taas na itong Monkey King. Kasi pag nakakuha naman ng edges ng Navi, hindi naman nila goal na ano, makapush ng Torre. Ang goal nila, palitin yung mapa na ito ng espada by killing yung ano sa side ng espada. Yung paring MK yun. Paring MK. Buhay pa itong maasa sa first 10 kills. Itong sila Cartil at Navi. 9-7 na tayo mga sir. 6K network lead na pinaglalabanan natin dito. Medyo maliit pa para sa side ng Navi. Ang problema lang kasi sa Alchemist sa late game, wala na siya masyadong damage output eh. Tanke na lang ginagawa niya, so may hirapan siyang ano saluhin sa, yung damage. And dami nilang damage ito. Ang dami nilang physical perch. Pero tingnan natin. Oop, Icarus dive out. Pero naabutan nga siya ng stun. Pero ito naman, mukhang may nakamot na naman. Tatlong kalmot lang doon sa ano, so, Kishrek. Kishrek, kayun. Shrek Lords. Nahuli nga siya doon ni Shrek. Nahuli si Shrek doon. Pero ito mukhang makaka-Roshan na sila pero ayaw sumuko ng espada. Rosh pit na naman! Dastan na naman itong Navi. Ang malas naman sa RNG ng Navi. Laging nababatukan ni Roshan. Pero ito, tinatry nilang i-zone up itong espada. Espada naman! There goes the egg! Nasaan yung pop? Pero ayun na nga yung damage! Wala lang follow up. Nailapag! Pero ito na, pinaso na si Centaur. Namatay pa doon sa ano. At nakuha nga nila si Paring Ursa. 1-4-1 trade. Pero ang ganda na nilamang ng espada doon. Napigilan naman ano makapag-take ng Ares ng ano Navi kasi wala nang Ursa. Ang ganda ng pagkakabit ng ano doon ng tag dito, tag sa SS ni MK. Yung Moos command. Yung Moos command. Kasi ano dulong-dulo yung ano sa Ursa eh. So pagkasta ng ano ng Centaur, double edge, napatay pa yung Ursa. At ang laki din na nakakuha doon ng ano Phoenix para sa Ursa. Magandang trade na 'yan. Pero meron lang chat wheels for Dota Plus. Paring slow this. Ito, magkakalaglagan na naman ba? Wala nang first 10 kills. Mabibigyan pa yung Viper dito ah. So, uy! Itlog! Uy, ayan o! Uy! Korel. Uy! Kami yun! Manual yun! Pero nabigay na nga dito yung Winter's Curse. Yun nga lang na sayang. Sayang na sayang talaga. 11-9. We're at 4K network lead. Navi pumipitik. Pero pumipitik pabalik itong espada.
Hindi ka pa kumain? Ha? Sino? Sino? It's the 11 and 9, 3K tayo. Habang nakaka-farm lang maganda dito yung Alchemist, pamantas tayo na rin. Pag once na makuha niya yung mga ito, pwede na agad siya mag-recto ka rin dito eh. Pero kailangan niya mag-BKB dito kasi marami rin magic damage nung naibibitan ng espada. Yung ano, yung itlog ni Phoenix, yung Eclipse. Dami-daming yung stamp. Ah, ito daming ni... daming stun na, dami rin stun ng ano, espada eh. Pero yun, may BKB na dito. Wala pang pampigil dito si ano ah. Si paring eh sino ba 'yun? May nakakuha ng ano. Wala pa silang pampigil dito sa black hole ni Inigma. Ang pwede lang makapigil dito sa ano sa black hole 'yung ano eh. Yung Phoenix egg eh. Pero kailangan matay mo ganyan ng maigi. Pwede na persa yun ang nabi ito kung tutusin eh, yung raw speed. Kasi kailangan din nila mag-iingat eh, isang magandang stop lang. Pero yun nga, napakaganda nga. Ayan, pwede na nila naman o, i-commit ng nabi dito yung ano, raw speed. Kasi wala na Wukong's command. Ayan na, pwede na commit yan. Pero kailangan din nila mag-iingat, meron pang Eclipse to si Luna, available pa yung egg, Wukong's command lang yung na-commit. Yun nga lang, nabi nag-hesitate. Pero nabi yun, ayan, pwede na yan. Wala na yung ano, wala na yung Phoenix. Dalawang pero ayaw pa rin. Ayaw pa rin ng Navi. I mean, medyo sinasayang nila yung window of opportunity ah. Kasi, bukong tuloy-tuloy. Alu Akbar talaga yung ginagawa na ito ni Magikan. Uy! Gantong ano, Manta Dodge! Napakalupit naman para dito. Wow! Sabi nga ni ano, wow! Ayun na. Uy, ilo lang. Ayun na, mukhang nga ito na, Roshan. Pabor pa rin ba dito sa espada kanina? Pabor na pabor sa pero mabubuhay on time tong ano, Phoenix ah. Boundless strike! Here comes the stun! On to 2! Nasaan yung black hole? Wait, here comes Blazy! Hindi niya kinumit pero nakuha nila yung sa the side ng espada. Espada! Monkey King in the center will be out! Eclipse will be given! Pero na-hold siya ng Winter's Curse. Nasayang si ILDW and then the Phoenix Egg kinumit din ng espada. Diyos ko, wala na. Kailangan na i-give up na espada to. Pero mukhang tatlo kagad at eto nakakuha nga nila dito si Misha at mukhang Navi will fight for game number 2 sa ating second match at Navi fighting back etong Alchemist ang taba na parang ayan, going for BKB muna siya bago mag-octa rin. Ang ganda nung Winter's Curse nila dun sa Luna. Hindi nila na hindi nasa Luna ng Navi yung Eclipse na yun eh. Kasi hindi nakatakbo yung Luna. Pero dito naman, yan talaga minsan. May humuhugot na naman eh. Pero itong Navi, humuhugot sa ilalim na, ng, huwag na natin sabihin, ilalim ng basura. Pero Navi, 12 and 13, Navi going for the tier 2 top tower. At paano kaya nila pipigilan itong Alchemist? May BKB pa yung Ursa. Kailangan, hintayin mo nilang mawala yung Aegis na itong ano, Alchemist. Kasi, may Black Hole pa itong ano, Enigma eh. O kaya, once na nakita nilang nag-commit na ng Black Hole itong ano, Enigma, hintayin nilang mag-reset lang muna sila onte, tapos pwede silang gumove. Pero may Blink Dagger na dito si paring Enigma, Blizzy. Kompleto na yung Black Hole. And the BKB para dito kay Alchemist. Malapit na rin niya makakuha. 2.9 na siya. Nabigyan lang yung Wyvern dito. Ngayon, Wyvern lang yung nakakuha dito ng espada eh. Pero ito, pag natalo pa yung Navi dito, ewan ko na lang for game number 2. Ang ganda na ng network lead nila. Pero pwede persahin ito ng espada yung sa baba ah. Uy. Okay. Pwede persahin nila. Nagutan nila yung stun. Ursa naman. Crystallize. Nasaan ba yung backup ng ano? Pero Black Hole, maibigay ba? Andun yung toss. On to Misha. Misha naman, mabibigyan din din. Espada. Along side the river. Ako yaman. Alos lahat ng ano kasi ng bounty rin ako. Nakukuha ng Navi. Kaya sobrang yaman na itong ano, Alchemist. Navi is back. Navi laukan na talaga. Mukhang espada, Navi laukan na nga. At Navi successfully
claiming all the bounty runes at yung alchemist, nakakukuha niya yung mga item na kinakailangan. Mm, pero tingnan natin kung makakabawi pa tong MK, may BKB na rin siya. And yung Luna naman, may BKB na rin, so kayang-kaya pa rin ang, ano, sa side na espada. Lamang na lamang na nga sa synergy. Pero nung una kasi laro ng Navi, yung kinalaban nila yung team na halo-halo. Pero may black hole yan! Kailangan mag-ingat! Multiple BKBs will be pop! Pero there goes the Luna to fall! Here comes the Wongs command! Pero yung Goy na pag-BKB, lumaban yung itlog! Napop nila yung Phoenix Center! Ang kanda ng pwesto! Ang kanda rin ng pwesto ka dito ng Phoenix! Full duration ng egg na ibigay ng espada! And Navi falling one by one! Nabigla tayo! Navi is back! Trash can! Pero Navi naman will fight off the Alchemist at kakasabi lang natin, ewan ko lang kung natalo pa itong Navi, ewan ko na lang eh. Pero ano ah, yung pinaka-crucial na nangyari doon, nakapag, nung once na naibitaw ng MK yung ano niya, Boundary Strike, nakapag-lifesteal siya doon sa tatlong heroes, so nabuhay pa siya. Unti na lang yung buhay niya kanina eh. Pero naibitaw niya yung Boundary Strike, na-lifesteal niya yung ano, tatlong hero. So bumalik yung buhay niya. Tapos naibigay pa yung full duration ng egg. Pero, pag naibibigay talaga ng full duration yung itlog, talagang mamalasing ka eh. Pero napapos na yung Navi. Navi! Oy! Meeting! Meeting muna, guys! Anyari dun? Anyari dun? Tawagan niya si Dendy. Dendy. Nabusan kami ng barya. At ito yung pinakamagandang nangyari after 26 minutes sa buhay ng espada. Pero Navi, Marty. Pati nga yung item ng Luna. 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 Mm-hmm. Ayan. Commercial break muna. Ano, ito mukhang napapost muna. At silipin muna natin. Ayan. Skip forward mo kami. Natututunan tayo dyan. Dalawa yung cursor natin. Hindi, absent. G daw, G. Sabi ni Sunay pa, G. G2B. 1 minute. 1 minute. Ah, 1 minute daw, sabi ni BZZ. Mafia is calling. Okay. Mafia. Mafia gaming talaga. At dito naman, 17 and 16. 7K net. Ilan yan na natin? Ilan viewers? Ilan viewers natin? Hello pala sa 523 viewers. It's shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. At ako nga pala si Orbs. At together with paring Dan, it's 12:11 in the morning na. At magandang morning na sa mga nandyan. Wala po tayong Wombo Radio ngayon. At Wednesday, sa Wombo Radio natin is Thursday and Friday. At kanina nagulitan sila sa Wombo Radio. Sino ba kasama nila? Si Ariel. With si Luis yung kakulitan. Ikaw pala yung naluto kanina. Ayan, ginusto mo yan. Pinagsabihan ka na, pero hindi ka nakinig. De-joke lang. Uy, uma-ice cream ka, Robby, ha? Uy, uma-ice cream si Robby. Sabi ko, bumili ka lang ng ice cream. Defensive mo. Hello. Hello sa 500K viewers. What's up, what's up? Sana yung mga 500 viewers na yung maging banu lahat yan. Ayan, mga kabano. Hello sa inyo, mga kabano. Kung may mga kapaa, meron tayong mga kabano. Lalabanan natin yung mga paa. Atayin naman mga bano. At least, may pa. Mio Duo, sabi ni Nashi. Hello, hello. Shoutout mga boss, si Talib. Sabi ni, binaliktad mo lang eh, Jem Jebated. Talib ba tayo? Si Talib ba talaga yan? Pag binaliktad mo, iba na yan eh. Hello sa'yo, Jem. Pero ay, ano nga pala sa Admiral, ganda ng performance ng Admiral kanina. Sila Abing, si Boombox, si Boquerino, tapos si Mighty Savior. Sino nga kalaban nila kanina? Sino nga kalaban nila kanina? Ano? Boom, ayun, Boom ID. Boom ID, ayun, na-boom talaga. Oo, na-boom-boom sila dun. Na-boom-boom. Sino? Ako nga pala si Orbs, together with paring Dan, Zombie Mode 80825. Tawag game na. Ayun, si Dendy. Nag-Monkey King. Ay, si Nyx pala yan. Uy! Illusion lang. Uy! Illusion lang kahapon. Paring, uy, wag ka man distract. Paring Jeremiah. Hindi maganda yan. Hindi tayo tinuruan ni Lord para maging ganyan. Tinuruan tayo magbasa ng Biblia. Wait lang. Itong mid lane tier 2 tower nakakuha na. Iniikot yung monitor. Uy! Magtrabaho tayo. Gusto talaga silipin ni Jeremiah eh. Hindi, wala na si Dendy, zombie mode. Ano lang yan, joke lang yun. Tigers pala, Tigers. Hindi ko napanood kanina eh.
Ngayon na panood kanina. Pero Berkskrana 182. Wala na si Dendy, wala rin siyang team, wala tayong balita kung saan siya mapupunta. Sabi sa rumors, team secret, pero rumors lang. Huwag makikinig sa rumors. Pero eto, mukhang may smoke na naganap sa side ng... Alo, si Paring Dan, nakita lang yung... Uy, huwag dito, nagkakas kami, Jim. Eh, naulog. Naulog din ba yung Nabi? Poor lower bracket. At ang Mirana naman. Oy, Mirana, I mean, na-distract na lang. Mirana naman. Oy, Stampede. Pero Stampede, binigay. Ogre Magi, mahuhuli ba? Pero na, disengage yan. Uy, ang ganda stand. Buhos ko man na, ibigay. Yun na, matay pa. Ang paso. Kalong para dito kay Magical. Magical din. Napakagandang ginawa ng espada doon. Aramdam nila na yung Alchemist kasi nasusunog sila sa Radiance eh. So inintayin lang nila namas ng saglit ng Alchemist and ano. Hindi na siya nakapag-pop ng BKB niya eh. Na auto and change na siya ng ano, MK and center eh. Pero ayan na. 18 and 16. Top lane naman, Icarus dies. Pero ang ganda ng ginagawa ng espada dito ah. Dalawang lanes yung napupush nila. Pwedeng dumiretso itong... Luna din sa may taas, habang dito naman, Boundless Strike, nilapag, pero tinakot lang nila si Crystallize, uy, pinapakabaka lang namin. Pero pwede, uy, Black Hole, naka-ready, naku, nastan. Nahulog yung unggoy, naunggoy-unggoy, makakalmot ba? Nakakalmot nga. Na-midnight pal siya dun, pero ito, nag-ahabol sila. Nahuli nga dito si paring Espada, pero the quick buyback onto Wyvern, top lane, nginangat-ngat na ng Espada, habang bottom lane naman, magandang space yung binigay dito ng Espada, pero they have to TP out now. Tingnan natin, it's 19 and 18, 2K network lead para sa Nabi. At Luna, mataba na rin. Kaya kinakalimutan natin kanina, Alchemist tayo nakapokus ngayon, yung Luna. Tiyunti na rin tumatama. Although yung Alchemist, ha, kailangan pa nilang habulin yung 4K. Mm. 4K net worth para sa side ng Nabi. Pero yung Luna kasi, pa-butterfly na. Mahirapan na itong Alchemist yung Ursa patayin itong Luna mamaya. Lalo na, mabilis na makakapag-push itong Luna. Kasi yung... Basta makapag-butterfly ito, ang makakadamage nilang malaki dito yung Enigma. Yung Black Hole tsaka Midnight Pulse. Tingnan natin anong sagot ng Nabi. Habang Bounty Rune, skipping in check dito sa side ng Nabi. Napapayaman pala na dito si Alki. Parang ano lang eh, no? Parang tawag doon, open-minded ka ba? Yung mayaman lang yung Alchemist eh. So, networking. Networking lang dito, pero may basher na dito yung Ursa. Anong magaling ba naman bash? Kung kasing galing ba siya ng Pinoy, mong bash. Natin kung may improvement ba yung Nabi naman. Uy, Shadowblade. Para dito kay Nick. Pang first to one. Panggulatan talaga. Uy. Naku, malalasing nga ata siya dito. Ayun. Nalasing nga. Nalasing na lang. Si parang Magical. So 19 and 18. Will Nabi be back na ba? For game number 2 or Nabi masisibak at mahuhulog sa ating lower bracket. Itong Dream League Season 10. So, mga bagong dating dyan, what's up sa inyo, 464 viewers natin. Good morning at hello. It's 19-18, 4K network, sibak na yan, sabi dito ni paring Carl DL. Pero mong gagawa ata ng move ng Nabi. Ay, may gem na dito si naghandaan ng gem. Mm-hmm. Naghandaan ng gem yung magkabilang team, nakaamoy. Nakakamoy kagad, pero Monkey King naman habang ILTW. Naku, butterfly na. Ayun na nga, pakakuha na nga siya ng butterfly and going for satanic na. Mm-hmm. Ang kuna na natin. Luna. Pero 20-27 Kyle. 29, wala pa. Pero ito, Fire Spirits DPS. Yung burn damage nga ng Fire Spirits. Plus nakakahabol pa yung Phoenix dito eh, ng item eh, naka gold per minute din siya. And he's going for Shiva's Guard, habang ito naman si Alchemist. Pero walang nila dito yung atabs ng Navi. Kailangan lang gawin ng center dito, Grabe naman. Maibitaw niya yung Stampede bago mapag Black Hole tong Enigma. Para mabawasan yung damage ng Black Hole. Grabe naman si Jim habang nagtatrabaho. Hop! Hoy,
Wait lang, Jollibee. Ang laking Jollibee nun ha. Pero ito naman, may Eye of Skadi na si paring Nyx. Pwede na pumalag yung ano dito, espada. Pero they want to find a bigger fish. They trying to bait out. Toss in onto Ogre. Nandito pa yung itlog. Nailatag ba? Pero mag-BKB on time. Pero there goes the black hole. Wooks, command boy pa. Makiking, nahuli. Sa gitna ng gulo. Pero napag-BKB. Pero dito sa gilid, nabigyan pa ng cold embrace. Itong isang kailangan hero magbagbak ng MK Navi dito. Pero ito, the rest of a Navi will take down three heroes sa side ng Espada. Make it a four and crystallize with a double kill. At itong si Nyx lang yung nakaligtas dun. Ang nangyari doon sa Luna, hindi siya masyado nakapreheat nung teamfight na yun. Kahit na hindi siya nasama sa black hole, still hindi niya maibigay yung damage output na kinakailangan niya. Kasi nababash siya ng ulsa. Kung hindi siya nahuli lang Enigma doon, nakalaban tong MK. Napap niya rin yung BKB niya eh. Oh, pasok mga suki. Eto. Ang cute ng bata eh. Pasok mga suki talaga. Pero itong tier 2 mid tower, inakatok na nila maski meron pang backdoor protection. Pero mukhang mapapa 1-1 tayo mga sir. And walang buyback yung Luna dito. I think we're going for game number 3. Pero kailangan nang gawin ng Spider dito, ibigay na lang nila yung ano, isang lane of rocks. Ibigay mo na ang lahat. Para sa side ng Espada, here comes the dive. Nasaan yung follow-up? Pero Navi taking down tier 3 mid-tower sa side ng Espada. Uy. Pero tatry nilang i-go. Stun will not connect para dito kay BZZ. Pero, tier 3. Nadedip nila. Pero uy, ayos ah. Tier 3 nakapag-dip pa pero mukhang pipake back lang. Pick back lang sabi dito ng Navi. Navi, all in or nothing, napapalag-balag na lang daw dito. Itong si paring Navi, there goes the boundless strike. Pero medyo makulat na si Magical. And tier 3 will fall. Walang nagawa Navi at mukhang walang nagawa dito yung side ng Espada. At mukhang Navi okay na sa nakakuha nila. Pero okay na rin yung nangyari sa, ano, sa side ng Espada. At least third tower lang nakuha nila. Di pa nakakuha na, ano, ng lane of rocks ng Navi. Pero kailangan nila i-contest ng ano, crossbit sa side ng Espada. Kasi wala pa namang black hole tong Enigma. Patagal-tagal pa yung cooldown. And hindi naman kinuha ng Enigma yung ano eh. Cooldown reduction kinuha niya yung GPM eh. So, magiging walang cooldown reduction para sa black hole. Big black hole. Pero mukhang, nais patang kagad nila. Pero dalawa sila nandito. Uy, talagang ano. Alam na Espada na ito na yung pinaka window opportunity na para manalo. Pero wala pang black hole tong Enigma. Midnight Falls na ilapag nila. Na-pop na rin. Pero ito, tatry nilang uli yung Ursa. Phoenix Egg na ibigay. Alchemist na laban. BKB snap up. Pero Wukong Suman na iset up. Ako, yung Alchemist siya, Ursa. Umama, nahuli pa nila with the full duration of the egg. Pero the Eclipse will fall sa kamay ng Navi. Navi naman, black hole on to 3 lang. Pakagandang pasok for the side of Navi. Pero the damage is too much. Espada will fall one by one. Yung setup ng Navi, napaganda pa bigla. Naku, nahuli pa yung setup dito. Nahuli pa si Sintur. Sintur Warrunner, kinamot. Kinayod ng Navi yung game number 2. At ang mukhang Espada, kailangan nilang ibawi ito. Pero Roshan, kinuha na ng Navi. Medyo naging ano, medyo greeting ginawa ng ano doon na Espada. And dapat ang ginagawa nila, hinahanap muna nila kung saan nakapesta tong Enigma bago sila makapag-anong Ares. Kasi mahirapan silang makatake ng Ares once na na-establish ng Enigma yung magandang position niya eh. Katulad ng nangyari kanina, 4-man black hole. Mukhang delikado na itong side ng Espada. At mid lane rocks kinukuha na ng Navi. Pero isang magandang black hole lang, sapat na para sa Navi. And classic Navi ba to? Classic Navi. Yung mga magandang black hole ni Dendy dati. Mid na ano, no? Mid Rubik. Mid Rubik, mid Enigma. Nag-mid Enigma din siya. Oo, naging mid Enigma rin dati. So itong tier 3 bottom tower, nahuli ng stun. Pero mukhang Navi wants to go for the objectives. The bottom lane of nabalibag pa. Nabalibag pa yung itlog. Pero yung itlog, nasunog. Multiple BKBs na naman na ipa. Ng ano, pero yung kumoy, nasunog kagad. And I think this is GG and GG. Will it be? Para sa side ng Espada. And Espada, we'll have to take this to game number 3. At Navi is back. Navi is back. Sabi na nga ba, may pag-asa pa tong Navi. Pero ano masasabi mo dahil parang
Ang ganda naman ano, mga black hole, yung mga black hole ni Blizzy, yung nagpapanalo sa nabi ng teamfight eh. Yung nagpabalik na ng laro. Tapos yung, wala silang pampigil din ng Alchemist eh, sa farming ng Alchemist eh. I mean, pwede naman, yung Alchemist naman, kaya naman nila sa late game. Ang problema lang talaga nila yung Enigma. Enigma na nakapagod. Hindi nila maha, hindi agad nila mapatay sa ano, sa teamfight eh. Hindi nila mahahanap agad yung Enigma eh. Pero once na nahanap nila Enigma, pwede sana silang manalo ng mga teamfight eh. Kaso yung item kasi ng Enigma puro ano eh, puro pang mobile. Pang setup. Oh, yung dagger, BKB, Shadow Blade. So pang pwestuhan talaga yung ano niya, mga items niya. Pero yun, magandang gabi sa inyo. That was game number 2 and I think we're going for game number 3 parang Dan. So pagod na yan si parang Dan. Pero immortal yan. Immortal na parang Dan yan. Pero magbabalik kami for game number 3. Shoutout pala kay Baby Lime 12. Kuya Urb, shoutout muna. Pero like ka na rin sa aking page. Urbs, go to Urbs Effect sa Facebook and sali na rin kayo sa ating community at magbaliwan tayo doon mga bano. Go to Urbs Bano Nation. Ah, hindi, Urbano Nation, hindi Urbs Bano. Parang kasakit na Urbs Bano, Urbano Nation lang. Pero magbabalik kami ni Paring Dan. Ayan ako nga pala si Urbs. And game number 3, any minute now magbabalik. And Wombo X Combo, quick short break muna. We will be right back. Fans of hair a day. Use Dove Men Plus Care Strengthening Shampoo for hair up to 5 times stronger and less hair fall. Fight hair fall with Dove Men Plus.